Good evening po, Sir Paul. Magbabahagi po ako ng kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jude. At nangyari ang kwentong ito, 2010. 2010 po, nang mabuntis ko ang girlfriend ko. Estudyante pa ako niyan, college. Wala naman sana kami magiging problema. Okay naman sa parents ko eh, tanggap naman nila. Ang problema, doon sa parents ng girlfriend ko. Tinakwal kasi ang girlfriend ko noon. Pinalay siya sa kanila. Dahil po doon, kinupko po namin ang girlfriend ko. Awang-awang ako sa girlfriend ko noon. Kasi, ikaw ba naman, itakwil ng pamilya mo? Ako nga, pilit kong pinapakiusapan ng pamilya niya na tanggapin siya, tanggapin kami. Kahit kung mag-ina ko na nga lang, pero talagang stricto ang parents niya. May kaya kasi talaga ang pamilya nila. Respetadong pamilya, habang kami sakto-sakto lang. Dahil po doon, huminto po kaming pareho. Yung girlfriend ko po kasi noon eh, napilitan pong huminto. Medyo sensitibo kasi ang pagbubuntis niya. Ang sabi ng OB namin noon, mahina daw ang kapit ng bata at kailangan daw bed rest lang siya. Idagdag mo pa na stress pa nga siya sa pamilya niya. Mabuti na nga lang, maintindihin talaga ang pamilya ko noon. Sinuportahan nila kami. Tinulungan ako ng nani at tatay ko, maging ang mga kapatid ko. Hindi nila ako pinabayaan. Pero syempre, kailangan ko rin naman kumilos para sa sarili ko, para sa pamilya ko, para sa magiging anak ko, at para sa girlfriend ko noon. Huminto rin po ako sa pag-aaral noon. Naghanap ako ng maraming mapapasukan. Mabuti nga, may ekstrang motor yung panganay kong kapatid. Pinahiram niya sa akin yon. Sabi, gamitin ko raw para makapaghanap ng trabaho o pangtrabaho ko raw. Sobrang swerte ko lang talaga noon sa pamilya ko. Todo pasalamat nga ako sa kanila. Pero ang sabi nila, huwag ko raw pong iisipin yon. Dahil pamilya kami, hindi kami mag-iiwanan. Marami po akong napasukan na trabaho. Habal-habal, pumasok din po ako ng construction. Sinubukan ko rin pong mag-apply sa mga fast food. Kaso nung time na yun, kung anong swerte ko sa pamilya, eh siyang malas ko naman po sa trabaho. Hindi ko talaga alam kung bakit ako hindi na-hire. Hanggang sa isang araw po noon, naghabal-habal po ako. Nagkaroon po ako ng isang pasahero mula Pasay hanggang sa isang lugar po sa Maynila. Medyo angat-angat po ang pamumuhay sa lugar na ito. Anyway, hindi naman ito tungkol doon sa pasahero ko. Tungkol ito doon sa lugar na iyon. Gabi na po nito, siguro mga 7 PM. Binaba ko naman po yung pasahero ko sa isa sa mga kanto doon. Tapos, naghintay-hintay pa ako ng ilang saglit. Baka kasi meron na naman pasahero. Noon kasi, hindi pa naman po uso yung mga app-app na yan. Yung mga Joyride, Lalamove, Angkas, o kung ano-ano pa. Dati, habal-habal lang. Yung mga kontrata ba? Yung parang taxi. Pero illegal po yung ginagawa ko nun ha. Bawal na bawal yun. Lalo na kapag nakita ako ng mga may prangkisa. Yung mga nasa terminal. Mabubugbog talaga ako ng wala sa oras. Pero malaki kasi talaga ang kitaan ng ganoong trabaho noon. Siguro sa isang araw, makakabuo ka ng 1,000 hanggang 2,000. At kapag mas malakas, talagang aabutin ka ng 5,000. Sa ibang trabaho, pang isang kinsenas na po yun eh. Pero doon minsan kapag sinaswerte ka talaga, malaki talaga ang kita mo. Pero kapag pinakamalas naman, siguro mga 500 pinakamahina na. Pwede pa rin, di ba? Pasok na sa minimum wage. Kaya kahit delikado at napaka-illegal, eh talagang ginagawan ko ng paraan. So yun na nga. Habang naghihintay ako doon sa kanto at nagtatanong-tanong ng pasimple sa mga pasahero, bigla pong may lumapit sa akin. Kuya, habal-habal ka ba? Napalingon ako doon. Napansin ko naman po ang lalaki. Mukha po siyang Chinese, pero maalam po siya magtrabaho. Napalingon-lingon naman ako sa paligid. Baka kasi mamaya nagpapanggap lang. Tapos kapag umuo ako, eh pulis na pala ako, kaya naman barangay na yon. Eh di nahuli ako. Pero nakita ko namang walang masyadong nakatingin sa paligid.
Bakit nyo ho natanong? May papadeliver sana ako. Sir, habal-habal lang po ako pero di po ako nagdi-deliver. Malaki naman ibabayad ko eh. Ganun din naman yun. Anong item po ba, sir? Maliit lang naman to. Pwede mong itali o scotch tape sa motor mo. Pag iwan mo doon, okay na. Babayaran din naman kita dito eh. Anong location po ba tsaka ano po yung papadala nyo? Halika, sunod ka sa akin. Sumunod po ako doon sa Chinese. Bale, ang pinuntahan po namin ay isang warehouse po. Malaki po ito. Hindi naman niya ako pinapasok sa loob. Sinabihan niya lang akong maghintay doon sa labas ng gate. Ilang minuto din po ako naghintay. At maya-maya lang din, lumabas na rin po siya. Sa pagkakataon po na iyon, meron na po siyang daladalang isang maliit po na styro box. Yung pinakamaliit po, yung basta alam niyo na yun, yung minsan nilalagyan po ng mga scramble. Yung kasing laki lang din po ng mga top box po ng mga motor ngayon, ganoon lang po. Pero dati naman kasi hindi pa naman uso yung mga top box. Basta siguro gets nyo na po yun. Yung styrofoam po na iyon, nakabalot po ng maigi ng plastic at tape, yung talagang silyadong silyado. Eto, dalhin mo to. Heto address. Hindi niya na ako pinagsalita pa. Inabutan niya na ako ng pera. At laking gulat ko dahil napakalaki po ng binigay niya. 5,000. Eh hindi naman po malayo ang pagdedeliveran ko. At kahit sabihin mong malayo pa, eh sobra-sobra pa rin po ang 5,000. Nako sir, ang laki naman po. Walang problema. Basta deliver mo to sa address na to. Magkakasundo tayo. Eh sir, ano po ba to? Hindi nagsalita yung Chinese. Tapos, tinignan niya lang ako ng seryoso. Naintindihan ko na ang gusto niyang sabihin. Parang ayaw niya akong magtanong. Inabot niya po sa akin yung styrofoam. At laking gulat ko na lamang nang napakabigat pala nito. Tapos ang lamig din. Parang frozen goods ata ang nasa loob. Sinalpa ko naman ito sa aking motor. Itinali at in-scotch tape ko po ito na provided din po nung Chinese na iyon. Yung address naman, hindi ako nahirapan. Nakapunta na rin naman ako doon. Lugar yun ang mayayaman, pero welcome naman po ang mga tao. Hindi na po nagsalita pa ang Chinese. Nakatingin lang siya sa akin ng seryoso. Ako naman, dahil naiilang na rin, umalis na rin ako, tapos nagpasalamat sa kanya. Sa totoo lang po, tuwang-tuwa ako sa mga sandaling yun. Ikaw ba naman, makatanggap ng 5,000? Kotang-kota ka na para sa araw na iyon. So, yun nga po. Pakanta-kanta pa ako habang nagdadrive. Makalipas po siguro ang mahigit kumulang isang oras, ay narating ko na rin po ang address. Magara po itong subdivision na hindi ko na lang po papangalanan ng lugar. Ang gara nga po, kasi ang ganda sana ng bahay. Yun nga lang, patay yung mga ilaw sa labas, pati sa loob. Tapos ang dami rin mga punong malalaki. Bukod tangi nga yung subdivision na yun. Pero anong magagawa nila? Bakura naman yun eh. Anyway, yun nga. Sigurado naman akong yun ang address kaya agad na akong bumaba ng motor ko. Tapos, doorbell doon sa bahay. Naghintay ako ng ilang minuto. At pagkatapos, bumukas na po ang main door ng bahay. Ang nakakapagtaka lang, yung tao kasing lumabas doon, nakasuot ng robang itim. Alam niyo po yung suot ng pangkamatayan? Ganoon na ganoon. Hindi ko makita-kita ang kanyang mukha. Ang sabi ko nga sa sarili ko noon, anong trip ng taong to? Yung tao naman na yun, dire-diretso lang po. Tinanggal yung padlock, tapos binuksan yung gate. Pumunta lang ito sa harapan ko ng walang sali-salita. Niha-niho talagang wala. Ako naman, natauhan na ako. Ay, oo nga pala no. Saglit lang po sir. Kunin ko lang po yung pinapadeliver sa inyo. Ang weird talaga ng lalaki. Nakakailang siya. Madali ko namang inisikaso yung styrofoam. Tinanggal ko ito sa pagkakatali at pagkakatape. Tapos, inabot ko na ito doon sa may weirdong lalaki na iyon. Tinanggap naman niya ito.
hindi ko pa rin nakikita ang mukha niya, kaya hindi ko alam ang reaksyon niya. Ngunit pagkatapos po noon, bigla po siyang may inabot sa akin. Para po yung calling card. Para saan po to, sir? Ngunit imbis sagutin ako nung lalaking yun o nung babaeng yun o kung sino mang yun, hindi ko kasi talaga alam kung anong kasarian niya, eh tinalikuran niya na lang po ako. Nakakabastos man pero sa isip-isip ko, wala dapat akong pakialam. Bayad na naman ako. Ganoon pa man, hindi ko na tinignan pa kung ano ang inabot niya sa akin. Binulsa ko lang ito at nagmaneho na pumuli. At dahil medyo gabi na noong mga sandaling yun at boundaring boundary na ako para sa araw na iyon, eh umuwi na po ako sa amin. Tuwang-tuwa naman po ang nobya ko. Bumili kasi ako ng ilang mga snacks namin. Bumili rin ako ng bigas para sa buong pamilya ko. Bumili rin ako ng konting pasalubong para sa amin. Kinabukasan po noon, maaga akong bumangon. Kailangan magtrabaho eh. Kinuha ko po yung pantalon kong nakasabit sa may pintuan ng kwarto ko. Ako kasi yung tipo ng taong kapag maong po ang sinusuot, siguro mga 2 o 3 beses po itong sinusuot. Liba na lang kapag masyadong nadumihan o kaya naman kapag nabasa. Pero kapag, yung alam mo na, kapag saktong gamit lang, edi sayang eh. Hindi ko na muna nilalaban. Sa pagsuot ko po ng pantalon ko, aksidente ko namang nakapa ang nasa bulsa ko. Doon ko na po naalala ang nangyari kagabi. Tinignan ko po ito. Sinuri ko. Para po siyang SIM card. Tapos, may nakalagay po na numero. Ako naman, naisip ko na baka numero ito ng lalaki. Yung incheck, o di naman kaya yung pinagdeliveran ko. Dala ng kuryosidad, dinayal ko po ang numero. Tapos, tinawagan ko po. Nagring ito ng 2 beses. Sabi ko nga sa 3, kapag hindi pa rin sinagot, ibababa ko na ang tawag. Pero, bigla po may sumagot sa kabilang linya. Magandang araw po. Ako po yung delivery rider na nag-deliver po sa address na to. Yung nag-pick up po doon sa may Mandaluyong. Gusto mo ba ng trabaho ngayong araw? Opo sir. Opo. Bumalik ka doon sa Mandaluyong. Doon sa may incheck. Sige po sir. Sige po. Napangiti naman po ako noon. Siyempre, trabaho na naman. At umaasa ako na baka malaki na naman ang kitain ko. Kaya agad-agad, bumiyahin na po ako. Tagakalookan lang naman kami. At makalipas lang po ang mayigit 1 oras na biyahe, ay narating ko na rin po muli yung warehouse doon sa may Mandaluyong. Hindi ko nga alam kung papaano kakatok doon kasi wala namang doorbell. Tapos sarado din naman. Nakakaya naman kung kakatokin ko yung yerong gate. Nakakabulaho yun. Kaya ang ginawa ko, muli akong tumawag doon sa numero. Sumagot yung kabilang tawag. Pero wala po nagsasalita. Hello po. Nandito na po ako sa may warehouse sa may Mandaluyong. Pumasok ka sa loob. Pagkatapos siyang sabihin yun, namatay po agad yung kabilang linya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Anong ibig sabihin niya? Papasok ako sa loob ng ganun-ganun lang? Takan-taka man, pinarada ko ng maayos ang motor ko. Tinabi ko sa gilid. Pagkatapos, tinanggal ang helmet at sinabit doon. Maya-maya, dumiretso ako doon sa may gate. Kinapa ko yung loob kung meron pang padlock. Wala. Kaya binuksan ko ito. Meron naman akong pahintulot eh. Pagpasok ko sa loob, isang malaking warehouse nga ito. Pero ang pinagtataka ko, bakit walang trabahador sa loob? Bakit walang ginagawa? Bakit walang operation? May mga malalaking makina doon na hindi ko alam kung saan ginagamit. May mga malalaki rin container. May iba't ibang kwarto rin. Hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Bala ko na nga sana ulit tumawag doon sa kabilang numero. Pero laking gulat ko na lang po nang biglang may humawak sa aking balikat sa likuran. Ay po, kim bilisa. Napalingon ako doon sa likod ko. Ay, sorry po sir. Sorry po, nagulat po ako eh. Muli po, nakita ko na naman yung taong nakasuot ng roba. At sa pagkakataon na iyon,
naaninagan ko na po ng bahagya ang mukha niya. Isa siyang lalaki. Hindi ko lang masyado nakita ng buo, pero sigurado ako doon. Sir, pinapunto po ako dito nung nagbigay sa akin ng number eh. Sabi, trabaho daw po. Hindi na ako pinatapos ng lalaking nakaroba. Inabutan niya ako nung katulad na katulad noong kagabi. Styrofoam na selyado. Tapos, malamig-lamig po ang loob. May moist-moist pa nga. Doon naman sa itaas, may nakalagay na address doon. Inabutan niya rin ako ng tali at tape. Tapos, kasunod nun, inag-abot siya sa akin ng 5,000 ulit. Walang ano-ano, tumalikod po ito. Umalis siya doon sa harapan ko. Ako naman, takan-taka, napakamot na lang ako sa ulo. Pagbasa ko naman sa address, medyo may kalayuan po ito. Cavite naman yung area. Pero sa halagang 5,000, panalo pa rin talaga ako. Muli na naman akong napangiti. Mabilis akong lumabas ng warehouse na iyon. Nilagay ko yung ipapadeliver doon sa motor ko. Sinecured ko ito at masaya kong pina-start yung motor ko. Tapos nagpunta na po ng Cavite. Sa pagkakataon na yun, inabot po ako ng 3 oras. Paano ba naman, dulo na po ng Cavite yun. Pagkarating ko nga doon, lunchtime na. Nagkandaligaw-ligaw pa nga ako. Mabuti na lang, may mga napagtanungan ako. By the way, sa may Maragondon, Cavite na po ito. Pagkarating ko po doon sa address, isang lumang bahay po ang naabutan ko. Akala ko nga abandonado na ito. Pero sa pagdating ko pa lang po doon sa may gate, meron na pong nag-aabang sa akin. Isang matanda na parang katiwala. Tapos, ang putla-putla po niya. Iyan na ba ang bagahe? Opo, heto na nga po yun. Akin na. Tinanggal ko naman po sa pagkakatali yung bagahe. At habang ginagawa po yun, laking gulat ko na lamang po nang may mga dumating pong magagarang sasakyan. Marami. 7, 8, 10. Sunod-sunod. Malalaki. Tapos alam mong machong-macho yung mga sasakyan. Napanganga pa nga ang bibig ko kasi mahilig talaga ako sa sasakyan. Pangarap ko talagang magkaroon ng sasakyan. At ang kinagulat ko pa, noong nagbabaan po yung mga nandoon, mayayamang tao. May nakita pa nga akong artista. Pero ang pinaka nagpa-starstruck po sa akin noon ay isang politiko na hindi ko na lang po papangalanan kung sino ito. Para silang may meeting doon, pero napaisip naman ako, bakit doon pa? Hoy, bilisan mo sa pagtanggal mo dyan. Iluluto ko pa yan. Ay, pagkain po ba to? Pagkatanong kong ganoon, tinitigan ako ng masama ng matandang katiwala. Natakot naman ako sa titig niya. Pwede ba? Bilisan mo nga dyan. Tapos umalis ka na rin. Dahil sa sinabi niyang yun, talagang nagmadali ako. Tinanggal ko ang pagkakatali at pagkakatape. Pagkatapos po noon, inabot ko na rin yun sa matanda. Sa totoo lang po, mas mabigat po yung dala ko noon kaysa noong kagabi. Nagtataka nga ako kasi parang parehas lang naman na size, pero parang dumoble o trumiple po yung bigat. Takan-taka talaga ako kung ano yun, pero ang sabi nga ng matanda, mukhang pagkain yun. Pinaalis ako ng matanda. Pero ako naman, habang naghahanda po ng gamit ko at ng motor ko, sumisilip-silip pa ako doon sa mga dumating na mga mabibigat na tao. Para silang merong pinag-uusapan na hindi ko alam. Para talaga silang mga nagkakasundo o ewan. Basta, meron talagang meeting na magaganap. Ako naman po, bumalik na po ako Maynila. Tumagap ng ilang trabaho. Sa totoo lang po, noong mga time po na yun, feeling ko ay parang may mali na talaga. Pero, ewan. Ang importante, kumita naman ako ng pera. Sa mga sumunod po na araw, hindi ko na muli pang tinawagan ng numero na iyon. Dako, baka kasi illegal yung ginagawa ko. Baka mamaya magka-problema tapos ako yung mayari. Mahirap na. Ayoko makulong. Magkakaroon ako ng anak. Ayoko namang dumating sa puntong bibisitahin ako ng magiging anak ko sa kulungan. Okay na kung okay, pero ganun po talaga ang iniisip ko nun. Ang ginawa ko sa mga sumunod po na araw,
Nagtiyaga po ako sa mga maliliit na bayad. Tsaka, may inaasahan na po kasi akong trabaho noon. Kumbaga, hinihintay ko na lang po kung kailan ako madedeploy noon. By the way, natanggap kasi akong encoder sa isang kumpanya noon. Nakapagpasa na ako ng requirements. Nakapag-medical. Kumbaga, deployment na lang po ang kulang na within that month po, eh matatanggap ko na. Kaya habang wala pang trabaho, eh parakit-rakit nga ako. Pahabal-habal ako noon. Hanggang isang araw po, sa hindi inaasahang pangyayari, may natanggap po kong isang tawag. Hindi familiar sa akin ang numero na iyon. Hindi kasi yun ang numerong tinawagan ko. Sa isip ko baka customer, kaya sinagot ko naman, "Hello po, sino po sila?" "Pwede ka ba maghatid ngayon?" "Po, sino po ito?" "Pwede ka ba maghatid ngayon?" Sa pangalawang beses na magsalita yun, inaintindihan ko na ang gustong sabihin ng nasa kabilang linya. Malaki ang chance ang sila ang nagpapadeliver sa akin nung mga mabibigat na bagay na nasa styrofoam. Sir, pasensya po ha, pero hindi po ako available ngayon eh. Sa iba nyo na lang po ipadeliver yan. Pwede ka ba mag-deliver ngayon? Sir, hindi nyo po ba ako naririnig? 50,000. Huli na to. Pagkarinig na pagkarinig ko nun, napalunok ako. 50,000? Para lang mag-deliver? Sir, 100,000. Kung ayaw mo, patayin mo. Natigilan ako. Pucha, 100,000? Sinong matinong tao ang hihindi sa bagay na yon? Noong mga time po na yon, tanghaling tapat nun. Nag-aabang ako ng pasahero sa may Pasay. Pawis na pawis ako. Gutom na rin. Wala pang masyadong kinikita. Tapos makakarinig ka ng ganong tawag? Sinong hindi madedemonyo? Sige sir. Pupunta po ako. Doon na lang ulit sa Mandaluyong. Ora mismo, pinaandar ko agad ang sasakyan ko at halos paliparin ko na ito makapunta lang po doon sa may warehouse. Gaya po ng ginawa ko nung nakaraan, hindi na ako tumawag pa. Rekta pasok na ako at sa pagkakataon na yun, wala na akong nakitang lalaking nakaitim na roba. Bagkus, doon pa lang po sa bungad ng pagpasok ko, eh nandoon na po nakalagay ang styrofoam na balot na balot, ang address ng pagdedeliveran ko at isang sobre ng makapal na tagi 1,000. Walang lingon-lingon, binitbit ko na ang bagay na yun. Napakabigat pero wala na akong pakialam. Siyempre hindi ko kinilamutan yung address at yung pera. Itinali ito ng maigi sa aking motor. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko nun. Pero walang ano-ano, pinaantar ko agad ang motor ko. Sa totoo lang po kasi, unang beses ko lang makahawak ng ganoong kalaking pera. Kaya talagang bago sa akin yun, nakakakilabot na nakakatuwa. Na siyempre, hindi pa rin ako makapaniwala. Sa pagkakataon po na yun, mas malayo na po ang biyahe ko. Batangas. Kaya madaling madali po ako noon. Tanghali na rin kasi noon. Gagabihin ako tiyak kasi hindi pa naman po ako nakakapunta ng Batangas at hindi ko pa alam kung saan iyon. Ang kaso, may nangyari pong hindi inaasahan. 6:00 PM, malapit na po ako sa aking destinasyon. Base po kasi doon sa address, sa May Laurel, Batangas po ito, bababa ng Tagaytay. Malapit na ito sa lawan ng Taal Volcano. Napagtanong-tanong ko na ito at alam ko na rin po yung direksyon. Kaso, may nangyari po. Sa isa sa mga daan doon, bigla-bigla na lang eh may tumuwid po na isang pusang itim. Sa pagkabigla ko, inilagan ko po yung pusang itim. Kaso ang problema, nadulas po ang motor ko. Nasemplang ako. Pero hindi naman po masyadong malala. Nagasgasan lang ako at hindi naman ako nasaktan. Mas nag-worry pa nga ako sa motor ko noon. Pero alam niyo ba, huli ko na napansin na yung daladala ko palang styrofoam, eh tumilapon. Doon na po nanginig ang kalamnan ko. Kasi yun pala ang trabaho ko at malaki ang binayad sa akin.
Napakalipas naman ako sa pinagtapunan po ng styrofoam at laking gulat ko na lang po nang magkanda sira-sira ito. At nang mas kinabigla ko pa, nung doon sa malayo banda, inakita kong tumilapon din po ang laman noong styrofoam. Dito kayo hindi maniniwala, tang ina. Putol-putol na katawan ng tao ang nandoon. May paa, may kamay, at ang nakakilabot pa, may pugot na ulo. Nagyelo po ito. Sa mga sandaling yun, talagang natakot ako. Gusto ko nang umalis eh. Gusto kong iwan na lang po yun. Kaso, napaisip naman ako. Naalala ko yung mga taong may koneksyon doon sa ginagawa kong yun. Yung pinagdeliveran ko, yung nagpapadeliver sa akin, yung artista, yung mayayamang tao, yung politiko. Kung sakaling papalpak ako sa trabahong yun, malamang sa malamang, madali lang nila akong mahanap. Kaya, umisip ako ng isang solusyon. Ang ginawa ko nun, inisiis akong dampot yung mga putol-putol na katawan. Nilagay ko po sa backpack ko. Tapos, binitbit ko po ito sa harapan ko. Napakabigat nun. Tapos, sumakay po ako sa motor ko. Bumalik po ako sa rutang pinanggalingan ko. Habang nagmamaneho nga ako pabalik, may tumutulo pa nga po sa aking binti na palagay ko mula yun sa nagyelong mga katawan ng tao. Pero wala na akong pakialam. Kailangan kong masolusyonan ang nangyari. Maya-maya pa, nabalikan ko na rin yung isang grocery store doon. Agad-agad, bumili ako ng katulad ng styrofoam na nasira ko, yung kulay pink na maliit. Yung saktong-sakto lang po yung mga katawan ng tao. At pagkatapos, bumili rin po ako ng cling wrap. Marami pang ang binili ko eh. Bumili na nga rin ako ng extra styrofoam para in case. Tapos, tape, tapos, tali, basta, lahat. Habang nasa grocery store nga ako, pinagtitinginan ako ng mga tao. Kasi basang-basa yung pang-ibaba ko. Tumutulo nga po yung nagyayelong katawan ng tao. Pero wala na akong pakialam sa kanila. Matapos ko makabili, lumayo po ako. Bumalik ako doon sa pinagsemplangan ko. At inassemble ko po yung katawan ng tao. Pati yung styrofoam, pati yung cling wrap, pati yung tape. Talagang kung papaano ko nakita, ganoon na ganoon din, dinagdagan ko pa nga ng yelo. Nang maiayos ko na po, binalik ko na po ito doon sa aking motor. Tapos, pinagpatuloy ko po ang pagmamaneho hanggang sa marating ko na nga po ang address na tinutukoy ko doon sa May Laurel, Batangas. Muli po, isang ancestral house ang nandoon. Tapos, maraming sasakyan ang nandoon. Ang pinagtataka ko nga, yung sumalubong po sa akin ay yung matanda rin na sumalubong sa akin doon sa May Cavite. Bakit ang tagal mo? Kanina ka ba hinihintay ah? Pasensya po manong, naligaw po ako eh. Tinignan ako ng masama. Yung parabang nagdududa siya sa sinabi ko. Pero ako, pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Magpatay mali siya. Sorry po manong ha. Sorry po. Tinanggal ko sa pagkakatali yung styrofoam. Pagkatapos noon, inabot ko yun sa matanda na masama pa rin ang pagkakatitig sa akin. May kailangan pa po ba kayo? Wala. Sige po, moon na rin po ako. Salamat po ha. Pagkatapos po nun, sa wakas, ay tumalikod na rin po ang matanda. Ako naman, pinagbastyan ko maigi ang bahay na iyon. Wala akong nakikitang tao sa labas. Pero doon po sa bahay, ay maraming ilaw na nakasindi. Parang nandun sila sa loob. Tinignan ko naman maigi ang mga nakaparadang sasakyan. Sa pagkakataon na iyon, mas marami na pong sasakyan. Ganun pa rin, malalaki at magagara. At nakita ko rin po doon yung mga sasakyan na nauna kong nakita. Ibig sabihin, nandoon yung artista at yung politiko. Naalala ko naman ang sinabi ng matandang yun. Pagkain daw nila ang dinideliver ko. Anong ibig sabihin nila? Yung mga yun, kumakain ng tao? Bakit? Tsaka,
bakit pa nila pinapa-deliver sa akin? Eh pwede naman sigurong sila ang mag-pick up nun, di ba? Bakit? Tsaka, bakit nga ba talaga laman ng tao? Anong dahilan? Yun yung mga tumatakbo sa isipan ko habang nagmamaneho pabalik sa amin. Sa totoo niyan, hindi ko po nasabi sa asawa ko ang trabaho kong yun. Pero dahil nga po sa nangyari, pinagtapat ko na. Natakot nga siya para sa kaligtasan ko. Kasi malaking tao yung nakakatransaksyon ko. Tapos ganoon pa yung laman ng styro. Yung lihim po na yun, hindi po namin sinabi sa magulang ko. Habang yung pera naman, itinago lang po namin. Magagamit kasi namin yun para sa panganganak niya. Makalipas naman po ang ilang mga araw, nakapasok na ako doon sa trabahong pinasukan ko. At sa awa naman din po ng Diyos, hindi na rin po ako nakatanggap ng tawag pa mula doon sa number na iyon sa mga nagpapadeliver ng karne ng tao. Palagay po ninyo, bakit po nila ginagawa yun? Tsaka, totoo ba yung narinig ko? Pagkain nila ang karne ng tao? Yung artista? Pati yung politiko? Shit, may ganun pala talaga. Anyway, hanggang dito na lang po ang kwento ko. Happy Sunday everyone. Kamusta, kamusta? Shoutout po tayo, wala lang intro. Galario L, Alia Anshari, Gengski Vlog, Dimple Sumi, Emmanuel M. Pate, Cartagena Wilma, Alia Anshari ulit, Rioma De Vera, tatong beses na po akong na-shoutout. Ganda po kasi kaya inaabangan ko lagi. Oh, shoutout po sa inyo, pang-apat na beses na to. J-Lord Opresina, Opresina, Jean Baisan, Lizel Blas Labitigan, love you, Emelda Reyes, kay Ninang Dimple Sumi. Wow, sarap pakinggan ng Ninang. Hi, baby Pio. Hi din, Ninang. Sheila Armogenia, Olivia, Irene Brimbuela. Wow, katunog ng apelyido ko ah. Arlene Espan, Lainey 7627, Nida Kiambao. Welcome po sa inyo, baby mo. Yan po ang masarap na mahirap. Mahirap pag-alaga ng bata pero masarap na masaya po. Pag may anak ka na, feel mo talaga ang maging magulang. Congrats po and ingat ka din, sir. Uy, salamat po. Yes, totoo yan. Sarap, ang sarap magkaroon ng anak, pero mahirap. Pero yung hirap naman na yun, worth it. Alam mo yun, dati, after ko magtrabaho, nood-nood ka na lang, chill-chill ka na lang, PS5 ka na lang. Pero ngayon, kailangan mo mantayan yung anak mo, ipapaburp, papadadeen, tapos babantayan. Mahirap, nakakapagod, nakakapuyat, lalo na pag madaling araw siyang gising. Pero masaya. At sabi nila, saglit lang naman daw to. Mabilis naman ang panahon. After a month, after a year, asama ko na siyang maglaro ng PlayStation, gagala, and makaka-recover din kami sa puyat at pagod. Tapos, panibagong baby na naman, oh. Tangina. Back to zero. Anyway, if ever naman, wala namang problema. Masaya naman yun. It's part of growing up. Masaya naman. Pero sa ngayon, enjoy na lang. Ine-enjoy ko. Although mahirap, nakakapagod, ine-enjoy naman namin ni Mrs. Kasi masaya. Nakakabuhay ng dugo pag nakikita mo yung anak mo, lalo pag gumingiti. Anyway, shoutout. Tuloy tayo sa shoutout. Grace and Redondo, Noel Hombre Lacasa, Edna Lintupas, Grace Andredondo ulit, Ani Pagtanak, Yobs Dignos, Bobby Jan Balinos Boss, Carmelita Mabanag, Jelta Lagon, Mark Taberna, Meg Hernandez, Nika Anto, Nikiana Loxin,
Kalel Gray, Myla Makatigwib, Boboy Jan Balinos Boss, Arvin J. Torres, May Hortilano, Arman Jan Luzong, Richard Gevarsho, Jan Ren, Hole Hunter, James Alteves, Abigail Morris. Grabe na yung mga guests nyo, guys. Hindi ko nababanggitin kasi delikado tayo dyan. Pero hindi natin alam. Jetai Jason, Perry Del Nebab, Rika Peralta, Jasmia, Richelle Momo, Benji Salmorin, Oji Parayaw, Merly Luarez, Lady Warrior 08, Rimi Sistosa, Red Rosal, James Gocotano, Neil Edward Burgos, Amalia Miraflor, J-Roar, Shili Morales, Ledes Mamarzinski, Chajakal Go To Hell, Romnick Saher, Dimple Sumi, sino daw yun? Sino daw? Mary Asilar, Edward, Mardi Vlogs, Sebrico Ronquillo, Lisa Tulod, Carlin Namore, Jean Cutie, Agalongs, Liza Erio, Jean Cutie, Kusinerong Guard, Joel Aguilon, Lily, Michael Perez, Sara Lahit Tragueda. Sabi niya, dapat kasi hindi tayo nangialam ng private lives ng bawat isa. Ayan tuloy, instead na may trabaho ka na malaki ang kita, nagtatago ka tuloy ngayon, sender. Sayang yun ha. Kahit nurse ako, mas pipiliin ko na maging driver kung ganyan naman kalaki ang sweldo ko. At kahit pautusan ako bumili ng bangkay sa punerarya, okay lang yun sa akin. Taray. Elijah Ligado, Lerma Lumuna, Kairi Ombaw, Jordan Farming Tips, Ray Malubago, Marivic Messina, Ray Magallanes, and last po sa shoutout natin for today, si Yuki Yumiko Dark. Ang hirap ng code, grabe, pero wild guess. Pero may wild guess ako, hindi ko na lang sasabihin. Ako honestly, guys, meron din akong guest, pero syempre hindi ako pwedeng magbanggit dahil ako ang may-ari ng channel na ito at delikadong magbanggit ng mga pangalan dahil may-ari po ang channel natin. Kaya for the sake of entertainment na lang, guys, huwag na nating alamin ang mga bagay-bagay na dapat hindi inaalam. Kung yung sender nga ipinapagalitan natin kung bakit sila makulit, tayo rin naman ay makulit. Kanya-kanya tayong hula. Anyways, after nyo makinig dito, guys, tipat ko sa kabilang channel natin ang Dear Sir Paul. May upload po tayo dun araw-araw. Maraming salamat po. Mac Panset out.